At para sa unang detalye ng ating mga balita ng regional ngayong umaga. Sa Fair sa Dagupan City, dinagsa ng mga job seeker mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Letmore Brigella, Kapar Let. Kapar Let. Balikan na lang natin si Kapar Let, maya-maya. Department of Agriculture Region 1 nakikiisa sa selebrasyon ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Vic Tahod, Kapar Vic. Yes, magandang umaga, Kapar Tay. Nakikiisa sa selebrasyon ng ngayong buwan ng Mayo ang Department of Agriculture Ilocos Region sa selebrasyon ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Ito ay sa bisa ng Presidential Proclamation No. 33 na nilaglaan noong May 21, 1989. Layunin ng pagdiriwang na ito na bigyang halaga ang mga halagang papel at ambag ng mga magsasaka at mangingisda sa paglaban sa kahirapan, pagtitiyak ng seguridad sa pagkain at pagpapatibay ng sustainable food system. Muli kinilala ng buong bansa ang pambihirang kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino na kaisa ng Department of Agriculture tungo sa isang masaganang bansa. Samantala, nagbigay ng dagdag na suporta ang DA Region 1 na nagkakahalaga ng 25.3 million pesos para sa lahat ng mga magsasaka sa First District ng Ilocos Sur. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, wanted person para sa krimeng rape, arestado ng Balunggao PNP. Ang detalye ng balitang yan mula kay Barbien Bergabinyang. Barbien. Yes, good morning, kapartner. Arestado ng Balunggao Police Station, pumuno ni Police Major Jimmy Paningbatan, Chief of Police, ang isang wanted person na may kasong rape. Isa itong 30 years old, single farmer at residente ng Barangay San Aurelio, 3rd Balunggao, Pangasinan. Nahuli ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyum ng RTC Rosales, Pangasinan para sa krimeng panggadahasa o RA7610 sa ilalim ng criminal case number 5441 na inilabas noong pang November 26, 2009 at walang inirekomendang piyansa. Tiyak na autoridad na nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto sa nasabing suspect. Masalo pang taigitin ng Pangasinan Police Provincial Office sa pamuno ni Police Colonel Jeff Fanged ang pagtugis sa mga wanted person at mapanatiling mapayapa ang lalawigan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, si Zian Bergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. At dagdag pang balita, job fair sa Dagupan City, dinagsa ng mga job seekers mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Letmore Brigera, Kapartner. Dinagsa ng mga job seekers mula sa lungsod ng Dagupan at sa Karati Bayan sa Pangasinan ang isinagawang job fair with wellness service sa CSI Mall Itrium kahapon, Miyerkules, May 1. Bahagi ito ng pakikiisa sa pagdaraos ng 122nd Labor Day Celebration kasama ng Bangus Festival sa Dagupan. Nagkaroon din ng massage therapy and beauty care for free na treat sa lahat ng mga workers, kapartner ang Department of Migrant Workers, DMW, kasama ang supervising Lady Ferdinand Herrera, Dolly Region 1 sa pamumuno ni SCK Romy Guzman, Dolly Central Pangasinan Field Office sa pamumuno ni Agnes Bukat Aguinaldo, Department of Trade and Industry, PESDA Public Employment Services Office, sa pangunguna ni Piso Dagupan Manager Joseph, no? At Maxima Technical and Skills Training Institute Incorporated. Maliban sa job fair, magkakasunod na aktibidad ang inorganisa ng Dagupan LGU para sa mga manggagawa kabilang ang learning session for duly organized group at sukat beneficiaries payout. At kadiwa ng Pangulo na nagaganap naman sa CSI Estadia, ibinahagi rin ng Dagupan LGU sa mga oysters farmers ng Dagupan ang 40 units of floating oyster wraps at iba pang kagamitan itong umaga bilang suporta sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan at kaidugan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal,
kapartner, Iletmore Breguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, PRC Regional Office 1 nagsagawa ng mobile outreach program nitong Labor Day. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Sheila Balog. Kapar Sheila. Nagsagawa ang Professional Regulation Commission Regional Office 1 ng mobile outreach program nitong Mayo 1 na nagsimula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Isinagawa ito sa Pangasinan Petro Capital Complex, Tingayin, Pangasinan, Magic Mall Ordaneta City, Pangasinan, at Provincial Farmers Livelihood Development Center, Bigan City, Ilocosul. Sa loob sa nasabing event, ang lahat ng professionals at mga magiging professionals sa probinsya ng Pangasinan at Ilocosul at sa mga kalapit na probinsya. Kasama sa mga servisyong ibinigay ay ang pagproseso ng initial registration, professional identification card, renewal and duplication, pagproseso ng application for certifications and authentications, pagproseso ng application para sa good standing, pagproseso ng exam application, state board verification, at pagproseso ng applications para sa change of status, change of name, at change of birth. Para sa Diyos at sa Pilipinas, tumahal, Sheila Balog, ka partner mo sa balita at service. Nakbay aral sa Bulinaw, Pangasinan, isinagawa ng mga estudyante ng St. Jude College Hospitality Management. Ang balitang yan, mula kay Kapartner Hernandez. Partner na. Yes, Kapartner, nagsagawa ng lakbay aral sa Bulinaw, Pangasinan at St. Jude College Hospitality Management. Ito ay isinagawa sa Villa Soledad sa Barangay Estanza. Ipresenta ng Bayan ng Bulinaw LGU sa pamagitan ng Bulinaw Tourism Office ang situational report. Kabilang sa mapinuntahan ng mga kalahok ay ang mga tourism spots. Ipinakita rin sa mga ito ang mga product at mga aktividad na in-offer ng bayan ng Bulinaw. Para sa Diyos at Pilipinas pong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Samantala, sa Ilocos naman, Ilocos Governor Singson kinilala ang dedikasyon at passion ng mga civil society organizations sa munisipalidad ng Sinait. Alamin natin yan kay Kapartner Bigtao quite a bit. Kinilala at binabati ni Ilocos Governor Jerry Singson ang dedikasyon, passion at impact ng civil society organizations sa munisipalidad sa Sinait. Ito ay pinahayag ng gobernador sa CSO Night bilang bahagi ng Garlic Festival 2024. Ang nasabing event ay nagbibigay ng oportunidad at ma-appreciate ang mga papel ng civil society organizations sa pag-promote ng social welfare, sustainable development at community engagement. Sinamahan naman ni SPM Victor Singson ang nasabing gobernador sa nasabing event. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, bitahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, isa sa pinakabagong dairy box outlets at processing facility sa bansa ipapatayo sa Alabino City. Alamin natin yan kay Kapar Sheila Balog. Kapar Sheila. Makikita natin papatayo na sa lungsod ng Alabino City, Pangasinan, ang pinakabagong dairy box outlet at processing facility sa bansa. Ito ay bahagi ng Carabao Bay Business Improvement Network project na ipinatutupad ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center. Ito ang naging laman ng pagpupulong ni City Mayor Art Bayan Celeste at Director Wilma Dagni ng Philippine Carabao Center o PCC. Don Mariano Marcos Limayot State University. Ang halaga ng nasalit pasilidad ay 10 million pesos na magsisirgi yung dairy hubs kung saan ang mga dairy farmers ay makabebenta ng kanilang mga nutritious at healthy products mula sa Carabao Slip. Inaasahan na ito ay magpapapos pa ng dairy Carabao industry ng bayan ng Alaminos at maaari rin matikman at ipasalubong sa mga, ng mga turista at ng Rosol. Para sa Diyos at sa Pilipinas, tumahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at service. At para sa huling detalye ng ating balitang regional Dole Region 1, matagumpay na isagawa ang job fair at learning session nitong Labor Day celebration. Alamin natin ang mga detalye niyan kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien. Matagumpay na naisagawa ng Department of Labor and Employment Region 1 ang job fair nitong Mayo 1. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng ika-isang daan at 32 taong selebrasyon ng Labor Day. May tama itong Labor Day for workers and informal sectors, a learning session sa Magical Mall Ordinate City, Pangasinan. At 50 individuals na nakabahagi sa interactive sessions na may layuning mahasa ang MGAH Essential Skills, Knowledge at Resources upang mapaayos pa ang hanapbuhay ng mga ito.
Samantala, nakiisa sa ginaganap na Labor Day job fair sa CSI Atrium sa Dagupan City ang iba't ibang opisina ng gobyerno upang maghatid ng serbisyo sa mga manggagawa at mga aplikante. Kabilang sa mga ahensya ng gobyerno nakiisa sa job fair ay ang Department of Trade and Industry, Social Security System, Overseas Workers Welfare Administration, Technical Education and Skills Development Authority, Bureau of Jail Management and Technology, and Pag-ibig Fund. Para sa Jocelyn Desco, this is Denver Gabinia, kapag mo sa balita at servisyo. Sunshine.